experience ko yan eh. Kasi nung ako'y estudyante sa PUP, literally, napakaaga kong taga-taytay ako, di ba? Tapos ang eskwelahan ko doon sa Santa Mesa, Manila. So napakaaga kong pumasok dahil nasa ang dami kong mga affiliations or organizations. Gabi din ako uuwi. Literally, kami yung nagsasara ng gate ng PUP. So, sa sobrang active at busy namin, talagang kinaibigan namin yung mga gwardiya doon kasi sinisita kami. Ano pang ginagawa niyo dito? Yan. Misa na pagkakamalan pa kami na kami yung mga aktivista na alam mo na. So, ang mga magulang naman, well, hindi man lahat, pero lahat, mga magulang natin, mahal tayo, yung best interest lang nila, lang natin na nasa isip nila. So, siguro ang isa sa mga pinakamali na ayaw kong gawin nyo, yung dahil lang sa ipinaglalaban nyo kung ano man yung organisasyon na sasalihan nyo, yung advokasyan nyo, is masasacrifice nyo yung relasyon nyo sa mga magulang nyo. Huwag na huwag kayong sasagot sa mga magulang nyo ng pabalang, at huwag na huwag nyong iparamdam sa kanila na mas mahal nyo yung ginagawa nyo kaysa sa kanila. Siguro tama si Ate Maylin sinabi niya, hindi siguro, tama talaga si Ate Maylin sinabi niya na ang kailangan lang dyan ay komunikasyon. Ipaliwanag nyo sa kanila bakit nyo ginagawa ko, na hindi lang ito dapat nyong gawin, o gusto nyong gawin, o kailangan gawin, pero ito'y bagay na ikinasisiyan nyo at magiging daan para mas maging matagumpay o mas masaya kayo sa buhay. Yun lang naman ang hinaharap ng mga magulang natin eh. Tsaka i-assume nyo sa kanila na kahit na kayo ay maging isang aktibong student leader, community leader, or political leader na hindi nyo pababayaan ang inyong pag-aaral. Dahil kayo'y bata pa. Yun lang naman ang gusto ng mga magulang eh. Tsaka hindi kayo mapapariwara. Actually, kahit nga front ang i-join nyo eh. Basta merong cause, merong advokasya. Kahit na negative yung connotation ng mga tao sa frat, i-communicate nyo sa kanila na, ma, itong frat na sinasalihan ko, hindi ko tulad ng frat na nababalitaan nyo sa TV na nakapapatay ng mga kabataan dahil sa kanilang mga hazing, etc. So, yun nga, ang pinakaunang i-dyan, communication. So, kung saan kayo pupunta, lagi nyo i-text, lagi nyo sinatatawagan. Ma, pupunta kami dito, apataos kami. Tapos, pag manelate kayo, ma, manelate kami. Pero don't worry, may sundo kami. Yakap kami sa kanya-kanyang mga bahay namin. O kaya, ma, wala bang kayong sundo, dito na kami matutulog. Don't worry, safe dito. Meron mga matanda sa amin tumakuyan at atin namin na mag-aalaga at itingin sa amin. So, yun nga, communication, just always give them the assurance at magpaalam kayo kung saan kayo pupunta at kung gaano kayo patagal doon sa inyong mga gagawin. Okay ba yun? Okay, tapos, isa pa gusto kong sabihin sa inyo ay yung nga, huwag ipabayaan ang pag-aaral nyo. Tapos, pag kayo naman ay magkakaroon ng chance na uuwi sa mga bahay nyo, yung kalimutang i-batiin ang inyong mga magulang na, ma, magandang gabi, sensya na, di tayo masyado nakikita, dami kasi namin ginagawa sa org. Pakita nyo na ang pagmamahal nyo sa mga magulang nyo ay nandun pa din. Tapos, in the future, as you go along, yung ating sinasabi na pagpuprove sa kanila, sila mismo ang makikita nun. Wow, nagdabran ng ginagawa nyo. Minsan nga, baka gusto nyo isama o isali pa ang mga magulang eh. Para makita niya o nila kung gaano kaganda o ka-noble yung ginagawa nyo para sa ibang tao at sa kapaligiran ninyo. Try nyo yun. O ba, ito yung ginagawa natin. Oh. Uy, kuya, para gusto ko mag-join itong organization nyo. Ay, ito pala yung pinagpupuyatan nyo. Napakaganda pa rin ang inyong pinaglalaban. Napakaganda pa rin ang inyong advocacy. Napakadami nyo pa ng mga tao na natutulungan at natutuuan. So, yun. Sa lahat ng ating mga endeavors, sa lahat ng ating mga pangarap, huwag natin kalilimutan ang lumingon sa pinanggalingan. Huwag natin kalilimutan ang ating mga magulang. Huwag natin pababayaan sila at huwag natin kalilimutan na sila dapat natin igalang pa rin at mahalin pa rin. Okay? Okay? So, mas importante ang pagpaharap ang pag-aaral sa magulang. Okay? I hope that answered your question. Okay.